Gawin tayo itong si Sharp. Yan oh. Diba? Lumabas yung logo. Tapos, mamatay. Lalabas ulit. Yan. Tapos, mamatay na naman. Yan. So, yan ang problema niyan. On off, on off. Sabi nung nagdala na technician niyan, yan daw yung sira niya. Nagpapatay sindi. Yan, lalabas lang yung display tapos mag-off na naman. Parang nag-auto on siya. So kung protect kasi ang problema nito, dapat isang bukas lang to, protect na sa backlight tapos hindi na siya mag-on pa ulit. Ito kasi nag-on off siya. Pusang bubukas tapos mamatay. Yon. Bukas na naman, okay? 32 inches, check natin, tingnan natin kung saan ang problema nito. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So parang hindi siya sa backlight issue, yung protect sa backlight. Kasi continuous yung ilaw niya, yung nag-on off siya. Yun oh. So parang mag-on na sana siya, ang problema, parang kulang ng supply, mamamatay na naman. So pag nakuha na naman niya yung eksaktong supply, bubukas na naman siya. Pag tinapos ng supply, mag-off na naman siya. So parang ganun ang nangyari sa kanya. So alamin natin ngayon kung supply ba ang sira or program. Ito yung kanyang model, Sharp 32. Yan yung model. Okay, so ito na. At mag-voltage checking tayo. So saksak lang natin. Titingnan natin kung bumabagsak ba si 12 volts or hindi. So dito tayo sa pinaka 12 niya. Yun, may 12 tayo rito. Ayan, nag-on siya. F, naging 10, ano, bumagsak ba? Ayan, 12 siya. On. Tapos, bumagsak siya ng 11. Off ulit siya, okay. So napansin niyo ba? Bumabagsak yung supply niya. So ganito yung kanyang main board, yung kanyang power supply, ganito yung forma. Yan. So nakita naman natin yung supply niya, hindi normal, hindi siya fixed na 12, bumabagsak siya ng 10 or hindi stable ang supply. So try natin. Okay, so gagawin muna natin dito ay resolder muna natin yung mga pin dito sa primary niya. Try natin kung resolder ang or corroded ang problema. Tapos check din natin yung feedback niya mamaya. Ko-convert natin yung feedback niya. Titingnan natin kung nasa secondary ang problema or dito sa primary, kasi ang feedback nito ay nanggagaling lang yung feedback niya sa 12 volts. Yun, wala na siya ibang feedback na pinagmumulan kundi sa 12 volts lang siya nagmumula. Yun. 12 volts lang. Okay, dito lang umikot yung feedback niya. So, hahanapin natin kung nasa primary ang sira o nasa secondary. Okay, check muna natin yung primary niya. Maghihinang muna tayo kasi parang may napapansin tayong medyo umaangat na yung mga hinang. Pero hindi naman masyadong angat na angat. Try lang natin linisin, ayusin yung primary niya. Okay, so hindi siya namatay ngayon pero bagsak yung supply natin. Yun o, nasa 10 lang. Yan, baba. Pero hindi siya namatay ngayon. Yan, kumukurap din yung ilaw natin, ano. So, hindi siya namatay, pero mababa. Supply, bunutin natin. Okay, so, parang duda tayo sa power supply talaga. Hindi natin alam kung nasa secondary yung sira or nasa primary. So, pwede siya i-4 wires yung ganitong power supply. Pwede i-4 wires. Pero try natin maghanap ng ganitong power supply, i-actual natin palitan. Okay, so may nahanap tayo na power supply, ganito siya. So parehas siya, no? Meron pa rito. Ito, meron tayo nakuha, same, no? Yan. So dito natin malalaman kung ano ang sira, power supply ba or kurap yung program nito. So try natin dito sa power supply na ito. Okay, so napalitan na natin ang power supply, bali yan na yung sa atin, tapos ito yung nakakabit yung original niya. So try natin ito kung babagsak pa yung supply nito o hindi. Okay, saksak ko lang siya.
Tapos abang tayo dito sa 12 niya. Yun, meron tayong 12. At nag-backlight na siya. Yep, namatay yung ilaw. Oh, sumindi ulit yung ilaw. Yun. Hindi bumagsak yung 12 natin. So, gumana na siya. Tingnan natin kung may display. Wale. Blanco. Blanco siya. Pero may backlight tayo. Ito. Yun, may ilaw siya. Pero walang display. Okay. So, tingnan natin. So, tingnan natin kasi yung mga sharp kasi pasaway. Akala mo walang display. Akala mo walang nakalagay na no signal. Hindi kasi ganun yung sharp. Kaya minsan magtataka ka bakit walang display. Eh, umaandar naman yung unit. Yun, no? Umaandar siya. So, try natin i-volume. Yun. So, may volume siya, no? So, gumagana na yung unit. Yun. Okay na siya. Okay, lagyan natin ng signal. Yun. Mayroon na siyang picture at gumana na yung unit. So, ibig sabihin, ang problema lang talaga niya ay power supply. So, ito lang ang may problema sa kanya. So, ito, pwede ito i-4 wires. Kasi sayang naman kasi pag hindi mo na ito gagawin, sayang naman. So, try natin ito pagtripan. Hahanapin natin kung saan yung problema. Kung nasa primary ba o nasa secondary. Baka ang problema sa kanya dito ay feedback. Baka feedback lang yung sira nito. Okay? Nawa natin ay pinalitan natin yung octocoupler nito. Yung octo niyan, pinalitan natin. So, ito yung original niya. Pinalitan natin. Tinry lang natin kung gagana. So, umubra siya. Yun, no? So, stable na yung supply natin. Hindi na bagsak. Yan. Mayroon na tayong 12, oh. 12.3. At hindi na namamatay. So, pasok siya. So, ang naging sira lang pala ng unit na ito ay octocoupler lang. So, ito yung sa ating board. Ayan. Tapos, ito yung original niya. Ayan. So, tinanggal natin yung sa atin kasi tinesting natin yung sa kanya dahil nagpalit tayo ng octo. Ayan. So, ito lang ang sira niya. Ayan. So, nung pinalitan natin yan ay nag-normal yung supply. At bumukas na yung unit, yun, no? Okay na yung unit niya. So, yun lang naging problema ng power supply pala niya. So, napakadali lang, ano? Octocoupler lang pala, okay na siya. So, yun, no? So, sasarado lang natin to. Tapos, final test natin. So, yun na, binalik na natin yung original niyang power supply. Okay, so ito, testing natin yung original niyang power supply ang nakakabit ngayon dyan. Sa kulang. Yan, ilaw na siya. Lumabas si sharp. Yan, so may picture na siya. So yun lang naging problema niya. Ito lang, yung octocoupler na ito. So nung pinalitan natin to ay nag-normal na yung kanyang supply. At nag-open na siya. Okay, so hanggang dito na lang yung video ko. Sa susunod ulit natin na video.